ba ang mas pinipili o ninanais ng nakararami ngayong nakararanas ng pandemya? Ituloy ang klase kahit online. Ihinto muna. Umunawa kayo. Magandang araw sa inyo, aming tagapanood. Narito kami ngayon upang inyong matunghayan mga napapanahong isyu pag-uusapan ng ating dalawang makataabangan. Akong Lakambini, Feliz ang aking ngalan. Ngayon ay aming itatanghal ang isang baligtasan. Dalawang makatang lalahok sa bakbakan sa madlang magiging saksi ng tunggalian. Sino nga ba ang ating nararapat na pakinggan? Alin dapat ating suportahan at panigan? Pagpapatuloy ng online na pag-aaral o ang academic freeze, yan ang pagpipilian. Kaya't atin nang saksihan ang natatanging labanan. Sa nararanasang pandemya, mga pangarap tila naglaho na. Ngunit kung ikaw ay pursigido, pag-aaral itutuloy mo. Hindi dapat huminto sa simple o malaking gulo. Mapa-online man o modular, kahit nasang lugar, ituloy ang pag-aaral. Sabi nga nila, kung may gusto, may paraan. Ngunit bakit ang dami-dami kong naririnig na dahilan? Ihinto muna ang klase dahil iba'y walang kakayahan? O ang iba'y nasanay lang sa bakasyong nagdaan? Sa naranasang pandemya, tao ay naghirap din. Bakit hindi mo nahayaang umupa ang suliranin? Ipinipilit online learning. E mas marami ang walang kaya sa mayaman kung tutuusin. Gusto din nilang matuto, ngunit anong magagawa nyo? Ginawang bangungot ng pandemya ang pangarap ng mga kabataang ito. Mahabang bakasyon ang nagdaan. Sa tingin nyo, anong hirap kaya ang kanilang pinagdaanan? Mula sa inyong tindig, madla ay napapaibig. Kaninong punto nga ba tayo ay dapat na pumanig? Kaya tayo'y makinig sa kanilang kasagutan at iwaksi ang masasamang magbibigay kapintasan. Online learning may dulot na kagandahan. Mga bagong teknolohiya, iyong malalaman. Anong saysay ng pagtigil sa klase kung sa bahay ay nakahiga at nakatunga nga kapalagi? Puro dahilan. Kung sa tutuusin, kaya naman. Hindi handa sa pagbabago? Naku, umayos ka. Ito ang uso. Magandang matuto ng bagong teknolohiya at uso. Ngunit may kakayahan bang bumili ng teknolohiyang ito upang makasabay sa uso? Bago ipasok ang online learning na yan, isipin muna sana ang magiging kapakanan ng karamihan. Dahil dito, dahil doon, pangunawa kailan kaya kayo magkakaroon. Modular o online learning, walang pinagkaiba ngayon. Dahil mga nahihirapan, hindi nyo mabigyang panahon. Kung mabibigyang panahon, pag-aaral at online learning na yan, kaya naming bigyan doon. Ang mga pinaglalaban ko'y kailangan malaman ninyo. Hindi palagi kapalaran makikiangkop sa iyo. Makiangkop ka kung ano ang bago, makiangkop ka sa online learning na ito. Kung mga kabataan, hindi naman ganun kayayaman. Ngunit online learning, kinakaya naman. Ang problema lang sa inyo'y hindi pa handang matuto. Itong online learning at mga teknolohiyang bago, pag-aralan mo. Huwag kang magmatigas, aking katunggali. Online learning ay hindi napakadali. Mahinang signal ay hindi mo ba nasusuri? Kahirapan ay hindi mo ba nawawari? Ito ay hindi batas na dapat iigit. Isang tuka ay mapiit. Kung ang teknolohiya ay ipipilit, bayarin at gastusin,
dagdag pa sa akin. Online learning pagtuunang pansit. Academic press dinggin, maraming may suliranin. Init na ang labanan ng dalawang makata. Suriin ng suriin ang pahayag na kanila'y nilikha. Pinaglaban ng kanilang kagustuhang mangyari ngayong pandemya. Ngunit may isa lamang nalalamang ang taga-suporta. Bilang isang tagahatol, ako'y laging nasa pagitan. Kaya't ibinibigay ko sa inyo ang aking katanungan. Sino nga ba ang dapat nating panigan at suportahan? Kaninong pahayag ba ang mas makatarungan? Palagtasan na ating natunghayan. Sino sa tingin mo ang mas makatuwiran? Kay Kayla na ang nais ay pagpatuloy ang masimulan. O kay Matthew na ang nais ay itigil muna panandalian.